May titry tayong engine oil ngayon kay ADV-160 natin. Itong ADNOC, fully synthetic siya, 100% virgin base oil. 10 yung winter value niya. So kapag cold start, 10. Tapos pag mainit na, 40. Tapos yung API classification, SN. Yan yung chart ng API classifications. Yan. So yung SN is 2010. Sa user manual na ADV, ang required niya is SJ or higher. Kay bit naman at click is SG or higher. So mas papunta rito sa kanan, mas latest. For reference, yung gamit ko dating engine oil na Honda Full Synthetic, SL yung API classification niya. So ito pang scooter, ayan nakalagay naman, Jaso MB. Made in UAE. Tapos meron din siya ditong level para alam mo kung gano'n nakarami yung naisasalin mo. 1 liter. Nakapag-drain na din ako ng engine oil, pati yung strainer, binaklas ko. So ang lalagay nating oil dito is 850 ml. Pero kapag hindi kayo nagbukas ng strainer, 750 ml lang. Nakalagay naman yan dito sa dipstick. After drain, 750 ml. Nasalin ko na yung 850 ml. So 150 na lang yung natira sa 1 liter. Check natin yung oil level niya. Yan yung basis ko ng oil level. Naka-incline tong garahe namin kaya mataas talaga yan. So every 500 kilometers, i-check ko yung oil level niya kung nagbabawas or hindi. Tapos kung umiitim na or hindi pa. So kita natin ang plies. Yan, okay na. Check natin yung oil condition ng engine oil natin after 2,000 kilometers. Ang tinakbo na ADB is 22,316. So nasa mga 20,200 nung last change oil natin. Check ko muna yung oil level. Halos hindi pa nagbabawas ng langis. Siguro konti lang. Honestly, medyo mapula pa to eh. Pwede pa to, pero dahil 2,000 na, palitan ko na rin. Yan, nasalinan ko na siya ng 750 ml. Ito yung last time natin. 850 ml yung sinalin ko. Nagbukas kasi ako ng strainer nun. Ngayon, di ako nagbukas ng strainer. Yung drain plug lang sa ilalim, kaya 750 ml lang. Check natin yung oil level. Yan, sakto na ulit. Nagsama ko dito yung mga natira natin, mga langis. So, ito yung pinag-change oil natin. 750 pa siya. Bawas lang na ang konti. Sa 2,000 kilometers na gamit ko itong engine oil, naramdaman ko na medyo nabawasan yung engine vibration niya. Given na high RPM yung setup ko ng CVT, maganda yung bola ko, matigas yung spring, naka-kalkal pulley ako. So mas mataas yung RPM niya kung ikukumpara natin sa all stock. Kaya mas malakas din yung vibration. Kasi nga naramdaman ko na medyo nabawasan yung engine vibration. Pero merong catch eh. Nagpalit kasi ako ng bagong gulong kay ADV, tapos nagpalit din ako ng brand ng grasa na magandang klase. Although hindi ko pa nabubuksan ulit para ma-check yung condition. So pwedeng yun ang dahilan kaya nabawasan din yung engine vibration. Though minimal lang naman, hindi naman sobrang drastic na kasi naging sobrang smooth. Pero ramdam mo yung difference na nabawas. Kaya nga, yun nga lang, yun ang catch. Pwedeng dahil dun, kaya nabawasan yung engine vibration niya. Tapos yung sa cold start na kapag idle na naka-center stand, ganun pa rin kalakas yung vibrate ng manibela. So siguro i-observe ko pa ulit ng matagal. Siguro bibili pa ulit ako ng dalawa pa para at least 8,000 kilometers magamit ko tong langis. Para mas maramdaman ko talaga yung performance niya or yung difference niya sa mga dati kong gamit na langis. Pero ang nagustuhan ko talaga dito ay yun nga, kahit matagal na siya, 2,000 kilometers, maganda pa rin yung oil condition eh. Mapula-pula pa. Tapos pansin ko naman sa mga long ride, hindi rin siya lumalata yung takbo. Maganda yung ano niya, performance niya kahit pauwi na galing long ride, tipong mga 200 kilometers mga biyahe plus. Lalagay ko na rin yung link nitong engine oil sa description or comment section. Pwede nyo itry kung gusto nyo. Okay naman ang performance para sa akin. Pero yun nga, under observation pa rin. Mas gusto ko kasi na matagal ko gagamitin bago ko bigyan ng final verdict.